Dedesisyonan na umano ng Korte Suprema bukas ang legalidad ng Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA ng Pilipinas at Estados Unidos. Kasama umano ang mga petisyong inihain noong nakaraang Mayo ni na dating Senador Rene Sagisag at Wigberto Tanyada at mga militanteng mambabatas sa agenda ng mga mehistrado sa kanilang kauna-unahang regular session ngayong 2016 matapos ang isang buwang holiday break. Sinasabi namang magkakaroon ng split decision ang mga miyembro ng kataas-taasang hukuman dahil tatlong mahistrado umano ang nagsumite ng kanilang dissenting opinions sa draft decision na kumakatig sa legalidad ng EDCA. Noong November 10 at 16 ng nakaraang taon pa sana dinesisyonan ng Supreme Court ang kaso bago dumating si US President Barack Obama para sa APEC Summit. Subalit nabigo ang Korte Suprema na desisyonan ang kaso dahil undecided pa ang ilang mahistrado. Inireset ang botohan noong December 16, subalit muling ipinagpaliban dahil naglabas ang ilang mahistrado ng kani-kanilang opinyon na nangangailangan ng sapat na panahon para sa deliberasyon.